Hi guys, Mommy Park is here. Na-miss ko kayo guys. Pasensya na guys ha. It's really really late now. Sobrang busy ko talaga. Marami akong inaasikaso. And alam nyo na, Mommy Park is going to venture in new business. So hinihintay ko lang yung lahat ng mga clarifications sa aking ilo-launch na produkto. Actually, I already started it. Nasa Facebook account ko, sa personal Facebook account. However, unti-unti iaayos ko yung mga problema. Hindi naman problema, kumbaga ba parang ano, tulad yan, halimbawa, nagpapagawa ako ngayon ng aking business card, kasi syempre, kapag kumakausap tayo ng mga tao or mga kliyente, so para magkaroon tayo ng ano, meron tayong ibibigay na contact information natin, okay? So yun. So I was, I've been working for my printing company na kung sino yung magpiprint ng aking ano, mag-aayos ng layout ng aking business card, mga flyers, ganyan, or kung ano naman pa, mga tarpaulins, ganyan. So, actually today, ang ating vlog ay gusto ko kasi bigyan naman ng mga, ano, ng kasagutan at saka atensyon ng mga nag-comment dito sa ating mga uploaded videos, no? Yung hanggang dun sa before ako ngayon magbablog. Kasi syempre, na-busy nga ako, so kaya gusto ko ma-shout out at mabigyan ng hapyaw na kasagutan yung mga nag-comment. No? So, halo-halo na yan, kasama ng mga kapatiran sa YT. At syempre, ang ating mga manunood na mga nagtatanong tungkol sa ating mga binavlog. No? So, I cannot just promise na masasagot ko kasi depende yan sa tanong nyo. No? So, mag-start na tayo! Guys, pansin nyo guys, napaka-simple ano lang to, set up ng ating vlogging. So, dito tayo kay IV Lopez, no? Nag-comment siya sa ating BIR inventory list na yung step by step. Okay, ma'am, saan po pwedeng makakuha ng format ng sworn declaration kung zero inventory ang business? Actually, I don't have enough knowledge when it comes to that as ang aking binlog ay for retail and manufacturing. So, meaning to say, automatic, imposibleng wala itong inventory na maiiwan or yung ating mga stocks, mga paninda na hindi nabili. At ito ay yung year-end natin, di ba? Ang year-end nito ay December 31, 2021 as 2022 na tayo ngayon. No? Okay, let's move on to Ma'am Helen Bosho. Hello, ganda. May mga tao talagang ganyan. Ano? So ito ay comment niya doon sa kapitbahay at negosyo. Maganda. Mangga trending post mo, babasahin ko. Ayan. So, shout out Ma'am Helen Bosho. And I miss you, Ma'am CM Negosyo Channel. Si Ma'am CM Negosyo Channel, sabi niya, very informative, Mommy Park. So curious po talaga pag-usapang BIR. Ayan. Next is si Kuya Mopet. Paano pagpiso lang binibili, Mommy Park? So, ito ay tanong niya from paano mag-entry, magtala sa books of accounts. Actually, I already discussed it sa aking mga ibang tax topic vlogs. So, syempre, literal at common sense, hindi natin yan marirecebuhan dahil piso nga lang, di ba? So, what I had to do, if I will remember, nung may mga vlogs ako, nag-sort out ako ng items na nabibili. Like for example, kung ilang candies ang nabili, kung ilang canned goods, sinort out ko yung item ng mga yung item na available sa tindahan. So sa canned goods kasi guys, 'di ba, napakarami. So kung napakarami niyan, edi yung tatak ng ano at saka iba-iba ang presyo. So I go for the total ng nabiling items. That is why usually pagka nag-i-issue ako ng resibo, mixed items. Kasi maiintindihan naman 'yan ng ating mga RDO. As per hindi naman tayo gumagamit ng ano ba tawag doon? Ng POS machine, ng POS machine. Dahil 'di ba, sa POS machine mas detailed na may system na naso-sort out talaga yung mga nabibili. So, bilang gagamit tayo ng manual. So, ganun lang yung ginagawa ng Mommy Park. Kasi talagang hindi naman lahat ng bagay ay marireceivehan mo. As ang pinaka-allowable yata na makahingi ng resibo ang isang customer ay nasa around 65 pesos, pwede na siyang manghingi ng resibo. So, Kuya Mopet,
this is all about honesty. That is the truth. No, kapag sa situation na ang iyong negosyo ay sari-sari store. So, kung ikaw ay tapat at hindi ko naman sinasabing may hindi tapat. Mahirap kasi talaga pagdating sa sari-sari store. Kaya, diskarte ang gagawin mo kung gusto mo siyang i-declare. So, i-sort out mo lahat yung mga sales mo. Magdatos-datos ka lang, no? Actually, may vlog po ako niyan. Alam ko, included yan dito sa aking tax topic. So, I do hope na nandito sa playlist ko yan. So, ganun lang. No, mixed items pwede na. Okay. Next would be our si Christina P. Garcia. Salamat sa information, Mommy Pat. Yon yung negosyo tips, yung patutunayan ko na may kita sa sari-sari store. So, shout out also to Alayda Ampa. Sorry, ma'am. Ano naman ang kinalaman ng BIR sa lahat ng napagastos natin sa ating sarili o sa bahay? Wala akong sinabi o binanggit dito sa ating paano mag-entry, magtala sa books of accounts ng tungkol sa mga personal. Ang in-emphasize ko dyan is hindi mo kailangang isama sa iyong mga deductions yung iyong mga personal na nabili. Now, if you want to declare, like for example, ay gusto mong i-declare yung gastos mo sa gasolina dahil namili ka sa iyong ng iyong mga paninda. So, make sure na mag-a-ask ka ng resibo from the gasoline station kung saan ka nagpagasolina. So, laging panatilihin na humingi ng legit na resibo para ito ay ma-deduct, allowable na ma-deduct sa iyong declared na kung ikaw ang iyong klase ng deduction ay itemized. No? However, kasi si Mommy Park, ako ay optional 40%, which is ang kagandahan sa akin, kapag nagpo-purchase ako for the store, kahit hindi ako makahingi ng legit na resibo, na ko-cover up ko. Gawa kasi nga, pinili ko ang optional 40%, optional standard 40% deduction. So, ito lamang naman ay magkakaroon ng bearing when it comes kung ano ang iyong klase ng deduction. At kung ano pa ang pwede mong maisama sa iyong itemized deduction with supporting documents or supporting meron kang legit na resibo ng proof of your purchase, no? Okay, so yon ma'am Alayda Ampa, hindi ko po kasi naiintindihan kung ano po yung sinasabi niyo na yon kasi gawa nga na wala naman akong binanggit ng yung personal niyo. Ang in-emphasize ko dun sa personal when it comes to dun sa paano mag-entry, magtala sa books of accounts is baka mamaya, pati mga personal yung mga binibili ay hindi naman dapat na isama pa dahil for business ang ating pinag-uusapan, di ba? Okay, next would be Nimpa Realista. Member po ako sa SSS, dun sa Supertendero Lifestyle. Pero di ko po alam talaga ang mga rules. Sorry o may na-upload ako na bawal yata yung sigarilyo. Ayan, so hindi ko kita si Ma'am Nimpa doon kung nagpo siya ng ganoon. However, the new rules na galing yan sa ating admin na si Ma'am Rose Jam 11 na we are not allowing anymore ang magpo-post ng sigarilyo o alak na may picture. So kung magtatanong kayo when it comes to pricing, magtanong na lang kayo, mag-post na lang kayo. Huwag nyo nang lagyan ng literato. As per, iniingatan po natin na tayo ay ma-detect ni Facebook kasi baka makita niya na ang platform ng ating group ay for selling, which is private group ito na hindi naman meant for selling. Kaya, iniingatan. So, sana naiintindihan po ng bawat member ng ating mga ka-SS, ha? Ayan. So, there's no problem with that, Ma'am Nimpa Realista. Magbasa po kayo ng mga, kung nandun kayo sa ating group, meron po tayong mga announcement, meron po tayong mga pinned announcement, no? Or mga pinned post from our admin or yung owner ng group kasi we are just one of the admin there. Okay? So, yon para po maging aware tayo. Para yung mga actions natin, alam din natin, no? Hindi naman namin kayo sinisisi, inaaway, or whatsoever. Kasi kapag ka, it's an honest mistake na nakumit ng isang member, that's alright. Kaya lang talaga, nag-iingat lang talaga kami. Kasi sayang naman yung group natin, napakarami na natin dun, di ba? Para mismo si Facebook talaga ang papalo sa atin. And mahirap naman nga naman, di ba? Okay? So, let's move on to Alfie de la Cruz. Any update, Mommy, sa Phase 5? This is the vlog that I had regarding sa Lumina Phase 5 na nag-update ako. There is no update pa. Ang pinakalas ay yung update ko. So, I'm going to update you guys kung talagang meron na. Kasi time to time naman, gusto ko rin ma-update.
Siyempre, gusto ko na rin maka-move in. At saka malapit naman ako dito, taga-Pandit talaga ako. So talagang access ko talaga si FacePal. So kaya ito ay tulong ko na ma-update ang mga malalayo na sa abroad na nag-acquire ng property sa ating Lumina FacePal Pandi. Okay? So makakaasa po kayo, Sir Alfie de la Cruz, na once na meron akong bagong information na makakalap at pwede kong i-share sa social media, I'm going to vlog it or I'm going to do that. I'm going to share it. Okay? Maraming maraming salamat po. So, siyempre, hindi ko naman makakalimutan lagi. Ito talaga, alam nyo, si Kuya Maki Zamora, kapwa natin yung vlogger na living in Italy. Napakabait niyan. Kahit saan, ano, makikita mo lang siya talaga laging manonood ng mga ano mo, videos mo ako magko-comment. Ano, hindi ko nga siya laging na siya shoutout, that is the truth. Usually na siya shoutout ko siya kapag nagmumusik daan si Mami Park live sa YouTube channel. So far, hininto ko ang aking ano kasi, ang aking pagla-live kasi I was really busy. I am really busy, no? Okay, shoutout ko yung Maki. Natawa ako, Mami Park, kung pwede mag-post ng paninda, edi puno lagi ang page ng paninda, parang Lazada na yung page nyo. So nag-comment nga siya dun sa yung kapitbahay ang negosyo manga trending. Meron kasi akong Finlex na situation doon, which is, yun ay tungkol din sa aking i-share na link sa ating page na SSS. So, ayan. So, kaya nga iniiwasan nga natin yung kayo ay magpo-post basta-basta ng tungkol doon sa mga items, tungkol sa mga negosyo nyo. Pansin nyo, kahit nga kaming mga admin doon, hindi kami nagpo-post ng tungkol sa negosyo namin. Kasi hindi naman meant yung ating page for that. May nakabukod na platform ang Facebook for selling and buying. No, may marketplace 'yan, ganyan. So, gusto kong maiintindihan niyo guys, no? Hindi tayo nagki-create dito ng pag-uusapan para magkaroon ng pagtatalo, no? Kung lalawakan ng pang-unawa, makakaintindihan lahat. Okay. Siyempre, Cruz Family Vlog, ayan, si Ma'am Cruz, thank you for being here, kapatiran sa ating Team SF, at siyempre, isa din sa admin ng ating group na SSS. Okay, Hagabol po. At this time naman from Hagabol po. Ang galing, ang dami kong natutunan. Baguhan lang din ako at gustong sumabak sa ganitong negosyo. This comment is from How to Start Egg Business. Tips and risk, tanong ng viewer natin. Okay, so thank you po, Mr. Hagabol po. Pahag naman. So thank you. Yung mga tips na yan, napaka-importante. As Mami Park has the experience in being in a egg business. At syempre, ang Lola Park nyo. Diyan ko hinuhugot talaga ang mga tips and advices. So, maraming salamat sa mga natuto. Napakataas ng views na yan. At ang layunin ng pag-share ko nyan ay para kayo ay matuto na lalo na sa mga magsisimula pa lamang para maiwasang makakumit ng masyadong maraming mistakes or yung damage ay hindi ganun kalala. So, kaya yan ay napaka-importante. Mahaba ang video na yan. That is around 27 minutes. Pero guys, ang dami niyong matututunan, no? Panoorin niyo yung How to Start Egg Business Tips and Risks na ni Mami Park. So nasa playlist ko din 'yan. So thank you, Hagabol po. Ayan. So next naman ay si Marichu Tadeo. Paano po nakapag-download ng Annex A? Annex A, ang hirap hanapin. Ayan, so yan ay comment niya sa BIR Inventory List, sworn declaration step by step. Actually po, kung nakinig po kayo ng maayos talaga doon sa aking vlog, ako po ay nagsabi na ilalagay ko sa description ng video na yon. Sa description ng video, meron po akong mga link na nilagay na you can easily access the copy of Inventory List and Sworn Declaration. Ayan, so for the information, Ma'am Marichu Tadeo, meron na po kayo. Ganyan po, ka-generous si Mami Park pagdating sa inyo. Hanggat kaya ko po na mapapabilis ang inyong trabaho, ginagawa natin. Okay, next would be Ray Dang. Ayan, kailangan po ba every year magpasa? So, same din po ng video na pinaggaling yung comment. Yes, every year, as per iyan po ang ating, batas doon sa ating BIR na we are every year ay required na magpasa ng sworn declaration and inventory list. Okay? So, talagang kasama na sa buhay natin yan. Wala tayong magagawa. Ilongga Vlogger! Ayan. Hindi kumukupas ang beauty ni Mami Park. Thank you for sharing. Ingat po si sa BIR. Ayan. Thank you. Yan naman ay comment naman niya sa akin yung nag-renew ako ng aking rehistro sa aking motor. Ayan. Maraming salamat Ma'am Ilongga Vlogger. Ayan, nakikita ko talaga ang mga videos mo. You are improving when it comes to speaking. Lumalakas na, jolly, ganyan. So maraming salamat Ma'am Ilongga. I miss you too. Ayan. So next naman would be Rani Base, no? Thank you, Mami. God bless, no? Again, doon sa aking How to Start Egg Business Tips, no? Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Karen May Tinimbang, subscribe Mami Park. Paano po pag yung naunang nagamit na sales invoice is
hindi 001. Ibig sabihin, hindi siya nag-start sa 001. Bago lang po kasi ang naibigay kong resibo, yung nasa 200 plus na agad. Tapos may nasulatan pa sa 400 plus na invoice number. Salamat po. Sad to say, kapag ito ay na-detect ng BIR, lalo na kung ikaw ay magko-closing, ano, or kaya naman pagdating sa pagka na ipasa mo ang iyong books of accounts, madedetect dito bakit nasa iba-iba ang iyong start ng resibo. No? So, kailangan dato, ang datos mo ay accurate. What I mean is, kailangan ay tali sa iyong books of accounts at saka sa iyong resibo na inisyo. Siyempre, yung iyong mga sales receipts or invoice, iyan ang tinatala natin sa ating books of cash. Hindi pala disbursement. Sa ating BCR, books of cash receipts. No, so, dapat tali, lalo na pagdating sa series of number. No, so, next time po ay maging maingat kasi alam ko talaga, Mati, yan ay isang open case yan. No? Magkakaroon tayo ng foul kay BIR. So, please, please, next time, be careful. Okay, let's move on to Mary Jane Banayat. Ma'am, paano po mag-entry sa books of general ledger? Sari-sari store owner din po ako. Sana po matulungan niyo po ako. Salamat po. Honestly, ma'am, dahil ito po ay hindi ko naman na-experience, I just cannot give you accurate advices about this. However, if ever happened na ito ay nangyari sa akin, syempre aaralin ko. Napaka-complicated ang general ledger kasi iyan ay talagang it's about like T-account or yung T-account kung tawagin namin yan sa accounting. Ang tawag dyan is like debit and credit and then magkakaroon ka pa ng income statement. So, I just cannot give you accurate advices about this. I do sorry. Pero maraming mga vlogs tungkol dito at matututo ka talaga. So, kindly search sa YouTube. Now, if you want naman na magkaroon ka ng mag-a-assist sa iyo at applicable sa iyo ay yung mag-hire na lamang ng bookkeeper or kaya naman magtuturo talaga sa iyo. I refer to you, Irene Aquino. Yan ay mga nabanggit ko sa aking ibang mga tax topic na iyan ang nagturo ng aking mga tungkol sa tax topic na papaano ko nagawa lahat yung mga ginagawa ko ngayon when it comes to taxing. No? Siyempre, sa experience ko lang at sa books ko lang. So, hindi kasi ako na-issuehan ng, hindi yan ang in-issue ng RDO ko, yung general ledger. That is why I just cannot give you exact and accurate advices about it. But, in-advise ko na pwede kang manood. May mga nagbablog ng tungkol dyan. Okay? So, next would be, Madam Duday, napaklik ako sa caption, hahaha, ayan, Madam Duday, how is the love life, ayan, kapatiran din natin yan sa YT, admin din sa group SSS, and also, syempre, Team SF. Okay, next would be, Jeneline Arabaca Pedroso, hi po, nung una din po ba, nahirapan kayo, kasi po para sa akin, ang hirap ng ganito, ang daming papel-papel, first time namin mag-file sa BIR, kasi na tax map yung tindahan namin, tapos, ako pong gumawa kasi ang mama ko matanda na at ayaw niya ng ganyang mga papel-papel. Help po, need ko po talagang kukuha ng bookkeeper para pag-aralan ng lahat ng ipapile sa BIR. Ayan. So, Jeneline Arabaca Pedroso, hindi ko po ina-advise sa inyo ang kumuha kayo ng bookkeeper or mag-a-assist sa inyo. Kung kaya niyo naman gawin ito mag-isa. Kaya po ako nag-e-endorse sa inyo ng magtuturo o pwedeng makatulong. It's because tulad po ng sabi nyo, ang nanay nyo ay matanda na and maaaring siya ang owner. Siya ang proprietor ng inyong hanap buhay or ng inyong business. So kaya naman, nag-a-advise ako na nag-e-endorse ako na po pwedeng tumulong sa inyong mag-a-assist. Now, tulad ng marami, nahirapan din talaga ako. So, ang kagandahan kasi sa akin, inaaral ko talaga siya one by one. Kaya ang in-acquire ko doon sa akin, nag-assist sa akin, ay ang kanyang knowledge to teach me. No? Nag-tutor siya sa akin to teach me what I'm going to do. One by one, step by step, when it comes to my receipts, books of accounts, paano ko itatala, how to file my BIR, 2551Q, 1701Q, 1701, inventory list. So, yan ay mga galing sa aking assistant na hinaya na si Ma'am Irene Aquino, which is nababanggit ko yan sa aking mga vlogs. At dito sa specific na video na ikaw ay nag-comment, binanggit ko rin yan. Okay? So, hindi ko
pinupush kayo na mag-hire kayo. Ang point ko lang, kapag ka ang isang business owner ay may edad na, masyado tayo ngayong involved, digital world na, so kailangan natin nang may magtuturo sa atin kesa makakumit naman tayo ng pagkakamali. So kapag natuto na tayo, o edi, di ba? Ang na-acquire natin sa pag-hire natin ng magtuturo sa atin ay knowledge. Kasi for long-term use yon. Hindi yung tuwing every quarter na lang or buwan-buwan nagbabayad tayo ng ano ng assistant. Ang kagandahan kasi doon sa sinasabi ko dito sa video ko na to na yan, kapag ka na-acquire na natin yung knowledge, pwedeng tayo na ang gumawa. At pagka nagigets na natin, kung meron may mga updated and pagbabago sa batas ng ating BIR, tayo ay mabilis na makaka-comply or makaka-adjust doon sa bagong batas na ibinibigay or ina-update sa atin ni BIR. Okay? So, tulad mo, nahirapan din talaga ako. Feeling ko, kakainin ako ng mga books of accounts ko, ng mga pagpapile ko. But, that's the truth talaga. Kapag na-involve na tayo sa ating mga obligations when it comes to BIR, usapin, talaga mag-aaral ka. Wala kang magagawa talaga. No? Pag-aaralan mo talaga. So, from Madiscarting Bicolana, salamat po for sharing, Mommy Park. Nakikinig lang po. Ayan. Next naman, si Maricel Fabilar. Ayan, pa-arbor ng t-shirt. Ayan, so mga kapatira natin sa YTN. Kaya ganyan lang mga comment niya. Okay, si Tamek Tarog. Ma'am, paano po ang pag-entry sa journal at ledger? Kasi yan po ang binigay ng BIR sa akin. So, like a while ago natanong sa akin ng isang viewer, hindi ko po talaga masasagot ito sapagkat hindi po kasi ito ang aking books of accounts. Meron akong dalawang libro na which is the BCR, the Books of Cash Receipts, and BCD, the Books of Cash Disbursement. So that is why I cannot give you accurate advices when it comes to this. Lagi kong sinasabi, ang ina-advise ko lang at binibigyan ko ng panahon na i-vlog ay kung ano yung na-experience ko at kung ano ang meron ang Mommy Park. Okay? However, maraming salamat po. Watching... Ay, Tamek Tarog. Okay, ayan. So, next naman would be Joachim Cruz. Ayan. After ni Joachim Cruz, meron pa tayong isang babasahin, mag-e-end tayo doon. Tapos, next time magpa-part 2 tayo or next time magbablog ako ulit ng mga questions nyo. Okay, si Joachim Cruz, new subscriber here. Thank you po. Very informative. Because request po sana, pwede po kayong magkaroon ng mas malalim na explanation pagdating sa BCD. Gusto ko pong malaman yung tungkol sa mga optional, ganun po. Okay, kapag ka nagkaroon ako ng time, Sir Joachim Cruz, I'm going to vlog it, no? Yung BCD. As ako ay merong BCD, no? Or yung Books of Cash Disbursement. Thank you. And medyo maraming salamat kasi alam ko natuto ka. And you will not come in my channel kung hindi ka pa nag-re-request ng further. So, natutuwa ako sa mga ganyan. Kasi, they are willing to learn, di ba? So, ayan, imagine nyo guys, free ko na ibinablog yan para matuto kayo. Kasi, ito naman ang ating layunin sa ating channel, di ba? Okay, sa mga kapatiran ko sa YT, tatapusin ko lang talaga, ang dami ko talagang commitments, pero babalik ako sa inyo at kayo ay susuportahan ko din naman, syempre. Sa mga kapatiran ko, Team SF, at sa ating group, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, nag-subscribe, silent viewers, followers, and subscribers. Thank you very much. As of today, we are 3,000... Ang tagal mag-load. As of today, we are 3,414 subscribers. Thank you very much sa inyo po, mga suporta. So this is Mommy Park and this is Team Park. Fight team! Mwah! Bye!